Itong pagtitipo namin ngayon, hapong ito, para kami ay nagpagkaisang manalangin para sa kapangyarihan at kalayaan na ibinigay sa taong bayan. Na kailangan namin maibalik ito kasi nakikita natin sa gobyerno natin ngayon, napakaraming taliwas na sa hustisya na ginagawa nila, lalong-lalo na ngayon. Ito ay pinaglalaban po namin ang aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apostolo C. Quiboloy. Tulad bukas, merong hearing sa Senado. So hindi po kami papayag na dapat ang kilang ginagawa, dalahin nila sa tamang forum yung kanilang pagtawag kay pastor. Hindi po doon sa Senado na one-sided lamang. Yun po ang aming isa na ipinaglalaban dito. Kailangan po namin iparating sa taong bayan itong nangyayaring ito sa ating bansa na kung saan kami bilang mga leader sa bansang kaharian na kasama po ng aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, handa po kami mag-alay ng aming buhay para po protektahan po ang aming pinakamamahal na pastor. So ito, ang pinakang ano namin dito is yung prayer na gagawin namin dito. So kung walang hustisya na maibigay ang gobyerno sa aming mahal na pastor, may hustisya galing sa langit. Ang huling pag-akyat ko sa entablado na naghahayag nang sa loobin ay naganap mahigit 20 taon na nung ako'y kumikilos pa bilang leader aktivista at leader ng Communist Party of the Philippines sa Isla ng Panay bilang tagapangulo ng bagong alyansang makabayan. At yun po ay sa panahon ng pinapabagsak at pinapatalsik namin ang gobyerno ni Joseph Estrada. 2001, noong January, ang huling akyat ko sa entablado bilang tagapagsalita sa urban operation ng CPP, NPA, NDF para kalabanin ang gobyerno, palitan ang pang-aabuso, at ang kasama ko noon ay siya ngayon ang nilalabanan ko. Sapagkat after 2001, idineploy po ako sa National Operations Command ng New People's Army at nag-underground po ako. Mula sa hayag at legal na aktivista na kumikilos sa ilalim ng Communist Party of the Philippines, lalo na sa organisasyon ng Bagong Alyansang Makabayan at Bayan Muna, ako po ay bumabalik ngayon para sumama sa totoong demokratikong boses ng sambayanang Pilipino. Hindi ko lubos maisip na muli akong aakyat sa entablado at magsasalita ng mga pagkakamali sa gobyernong pilit kong niyakap, pinalikan at tinulungan sa pagtitiwalang magiging matino ang gobyernong ito. Iniwan ko ang madugo at marahas na buhay ng isang rebelde. Pinalikan ko ang totoong demokrasya na siyang dapat kayakap ng mamamayan sa pagtindig sa katotohanan na hindi po dugo, armas, pagpatay ang dapat na pamamaraan upang marinig ang boses ng mamamayan
upang abutin at kamtin ang matino at may prinsipyo at hindi nanunupil na uri ng pamahalaan. Pero, mukhang nagkakamali ba kami? Nagkakamali ba ako? Hindi. Sapagkat, tama lamang na nandito tayo, hindi para manawagan ng karahasan ng dugo at pagpatay, kung hindi upang iparinig sa mga nakaupo sa gobyerno ngayon na ang kanilang tungkulin ay dapat pinapakinggan, nirerespeto ang karapatan ng mamamayan. Kaya tama ang inyong panawagan, ang panggigipit na nangyayari ngayon sa SMNI, ang paglabag sa mga karapatan individual ni Pastor Kibuloy na mga anchorman sa SMNI na mga tagapamahayag ay palatandaan ng isang problemang nagaganap sa loob ng kasalukuyang gobyerno. Palatandaan ito na may dapat tayong punain at ang pagpupuna sa gobyerno sa pamamagitan ng mapayapang paghahayag at pagtitipon ng mamamayan ay hindi pagre-rebelde kundi tungkulin ng mabuting mamamayan sa kanyang bayan at sa kanyang kapwa-tao. Hindi natin kailangan humawak ng armas, manawagan ng karahasan at pabagsakin ng gobyernong ito. Subalit hindi rin pwedeng manahimik tayo at magsawalang bahala sa gitna ng paglapastangan sa mga karapatan ng mga taong tumutulong sa gobyernong ito. Justicia, 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 justicia. Tama po kayo, mga kasama. Si Pastor Kibuloy, ang SMNI, si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, hindi po sila mga kalaban ng mamamayan. Hindi po sila mga kalaban ng gobyernong ito. Sila ay bahagi ng totoong demokrasya na tumutulong para maging matino at maayos ang ating pamahalaan. Ang problema natin, nakikita ko at gusto ko itong bigyang pansin sa araw na ito. Una, sino man ang nakaupo sa gobyerno mula sa presidente pababa, ang kanilang kapangyarihan ay hinihiram lamang nila sa mamamayan. Hindi nila yon pagmamay-ari. Kaya tama lang ang kapangyarihan at kalayaan ay dapat maibalik sa taong bayan. Pangalawa, na gusto nating bigyang pansin, sino lang sa mga may nagmamay-ari o kaya mayroong media network sa ating bansa ang naglakas loob na isiwalat ang katotohanan tungkol sa terorismo ng CPP, NPA, NDF at buong tapang na nanindigan katuwang ang pamahalaan? Hindi ba ang SMNI lang at si Pastor Kibuloy ang nanguna na tulungan ang gobyernong ito
upang ipagtagumpay ang ating laban. Tama! Laban sa terorista na grupo ng CPP, NPA-NDF. SM9! Pero maraming salamat na rin sa iba't ibang grupo ng media na nandirito. Nakita ko kanina ang ABS-CBN nandito, ang DWIZ, at iba pa, PTV4. Lahat ng media ay nandirito. Bakit natin sila kinikilala sa kanilang pakikipag-isa? Sapagkat ang huling panahon na tumahimik ang media at hindi na ipagtanggol ang boses, kapakanan at karapatan ng mamayan ay nangyari noong 50 years ago nang may martial law na idiniklara ang tatay nito ni Bongbong Marcos Jr. Ayaw nating manumbalik muli ang mga pangil ng martial law at panggigipit sa ating bayan. Justicia! 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 Mantakin ninyo, mga kababayan, 2044 pa po ang batas effective na may franchise ang SM9, at alam nila na hindi po ito tatanggapin ng Senado na makakapasa ang kanilang pagtanggal ng batas na nagbibigay pahintulot until 2044 sa franchise ng SM9. Ano po ang ginamit nila? Ginamit nila ang National Tyranny Commission, NTC. National Tyranny Commission. Mga tuta ng ganit at sakip na politiko, lalo na sa Kongreso, at walang bayag, walang paninindigan, at pinabayaan lamang ni Pangulong Marcos Jr. ang ganitong kalagayan sa pang-aabuso ng NTC, National Tyrannical Commission. SM9, ibalik! SM9, ibalik! SM9, ibalik! SM9, ibalik! SM9, ibalik! Yan ang ating sinasabi na nagkakaroon ng tinatawag na selective martial law. Kung sino ang hindi kursonada ni Martin Romualdez at ng kanyang mga kasabwat, gagamitin ang poder at koneksyon sa Pangulo at Kongreso, including ang paglapastangan sa mga karapatan at konstitusyon ng mamamayan. Kaya ang huling ihahabilin po namin sa inyo, this is no longer about Pastor Kibuloy only. This is not about Kingdom of Jesus Christ or SM9 only. Ito po ay isyo ng buong sambayan ng Pilipino na kung kaya nilang gawin ito, ang paglapastangan, ang pagsupil sa SM9 kay Pastor Kibuloy at sa lahat ng naninindigan for good governance, transparency, and accountability in government. Walang dahilan na ganun din ang gagawin nila sa iba pang magiging matapang na lalaban sa CPP, NPA, NDF at sa pulok na politika nila. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Pero nagkakamali sila. Hindi kailanman ang pasensya ng mamamayan ay pwede mong pigilan. May limitasyon ang pagpapasensya, ang pagpakumbaba ng mamamayan. Darating tayo sa dulo na hahatulan itong mga ganit na politiko ng galit, ng daluyong, ng sambayan ng Pilipino na nagkakaisa. Tiyak na mangyayari yan. Yan ang daloy ng katotohanan sa kasaysayan. Mabuhay ang SM9, mabuhay ang mga media na nagkakaisa, mabuhay ang katarungan at ang sambayan ng Pilipino.
Maraming salamat po. Eric, ano po ang pinag-uugatan ng pagtitipo ninyo ngayong hapong ito? Una, naniniwala kami na may nangyayaring selective martial law. Yung mga hindi sumasang-ayon doon sa political maneuver ng mga ilang kaalyado ng presidente sa House of Representatives, lalo na ay ginagamitan ng ala martial law na kalakaran kagaya ng ginawa sa SMNI. Pangalawa, nakikita namin ang panunumbalik ng nepotismo, ng korupsyon at ng abuso sa gobyerno, at kailangan magsalita ang ating mga kababayan kung kaya nandito po kami, sumasang-ayon kami sa pagtitipon na ito. Pangatlo, inaabuso po ang proseso ng Senado at Kongreso. Kaya kailangan po i-remind sila na kung may kaso para kay Pastor Kibuloy, i-file direct pa sa korte. Let the due process of law and the equal protection of law ang mangyari, proteksyonan ng ating mga mamamayan. Basta ipatupad ang due process of law, equal protection of law, wala po tayong problema dyan. Kasi yan ang proseso ng batas. Kapag may complaint, may proseso ng pagsagot. Evidence will be presented in a competent court. We will submit to that. And I think ganun din si Pastor ang kanyang paninindigan. Hanggang ngayong gabi, and then bukas sa Senate, and then sa liwa sa House of Representatives next week. Magkakaroon ng kaliwanagan ang kaso at mapakinggan ang boses ng mamamayan at manumbalik ang totoong free media, at hindi dapat ginagamit ng NTC, ang MPRCB para bumusal sa mga media na hindi kasabwat o kapanalig ng political alliance nila. Magre-respeto pa rin tayo sa daloy ng batas. We will not undertake things that will overthrow the government. That's a different thing. Kami ay para sa mapayapang pagkilos, peaceful assembly, and freedom of expression. Pagpapatuloy kami sa paghahayag so that the people will understand na posible ito'y panimula lamang kung hindi natin sisitahin at pupunahin ang mga abuso sa kapangyarihan ng mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pakadelikado ng ating bansa. Initially, we have 4 mobilization na ka-schedule. Depende po ito, pag-uusapan pa ng iba't ibang grupo na sumama dito. Be fair, exercise good governance, at switohin i-control ang abuso ng kanyang pinsan at ng mga politikong ganid kagaya ng mga kaalyado ni Martin Romualdez na very abusive sa poder.